May ilang detalye ho sa ating mga pagbasa sa araw na ito na kapansin-pansin ho na magkapareho yung ating ebanghelyo at yung ating unang pagbasa. Sa ating ebanghelyo, narinig ho natin na ang ating Panginoon ay namamaalam ho sa kanyang mga alagad dahil sa nalalapit niyang pasakit at kamatayan. At yung kanyang pamamaalam ay naging dasal para sa kanila. Dasal na sana sila ho ay mailayo sa masama, na sana sila ho ay mapangalagaan sa mga pagsubok. You keep them from the evil one. Yan po yung dasal ng ating Panginoong Hesus sa Ama para sa kanyang mga alagad bago nila harapin ang mundo, bago ho nila harapin yung kanilang sariling pagsubok. At sa unang pagbasa naman, narinig din ho natin na si San Pablo ay namamaalam sa mga pare ng Efeso. At ipinagdasal o ipinagkatiwala niya sila sa Diyos sa gitna ng kanilang pagsubok. Sabi ni San Pablo, "Savage wolves will come along, and now I commend you to God." Kaya nga ho kapansin-pansin yung pagpapahalaga ng ating Panginoong Hesus at ni San Pablo sa pagdarasal o sa pagkatiwala sa Diyos ng sarili bago harapin ang misyon, bago harapin ho yung gawain o bago harapin yung pagsubok o mga pinagkakaabalahan sa buhay. At siguro ho'y nakaka-relate ho tayo sa ganitong spiritualidad. Siguro kaya kayo nandito dahil ganun din naman ho yung inyong spirituality. Dasal muna bago gawa. Prayer before work. Prayer before any concern. Kahit ako ho ay nakaka-relate sa sariling spirituality ko siguro, pero maliban sa sariling spirituality ko, yung spirituality din ho ng mga kakilala ko. Nitong mga nakalipas na araw, nakatanggap ho ako ng maraming prayer requests. Maraming prayer requests galing ho sa mga kakilala ko. Isa ho ay sabi, "Father, ipagdasal mo naman kay Apo Bakit yung anak ko. Magpapacheck up po siya nitong linggo at sana maging maganda yung result." Tapos isang kakilala ko rin, kaibigan, nagpapadasal din, "Father, ipagdasal mo naman ako na sana makuha ko yung project na ito na matagal ko nang hinihintay." At may ila pang requests yung ilang kaibigan ko. At pag may prayer request, kaagad naman ho ay nagdadasal ako. Pinagdadasal ko. Di pa naman ho answered prayers lahat ng ipinagdarasal ko. Pero ako ho'y natutuwa dahil ang mga kakilala ko ay binibigyan ho halaga ang pagdarasal sa gitna ng isang pangangailangan, sa gitna ng isang pagsubok. Nakakatuwa ho na inuuna ho nila yung dasal bago gawin yung isang bagay. Prayer first before work or any concern. At ito din ho yung ipinapakita o mensahe ng ating santo ho sa araw na ito. Parang nagkatugma ho lahat. Unang pagbasa, ebanghelyo, at yung buhay ho ng ating santo para sa araw na ito. Si San Isidro Labrador, Saint Isidore, the tiller of the land, Saint Isidore, the farmer. May kwento ho, no? Isa sa mga parang milagro ni San Isidro, no, minsan daw nireklamo siya ng mga kasamahan niya sa trabaho na kapwa magsasaka. Nireklamo siya na palagi hong late sa St. Isidore. Kaya nung nalaman ng amo na palaging late si San Isidro, siya ho'y nag-imbestiga. Inalam ho niya kung bakit late palagi si San Isidro. At napag-alaman ho nung amo na bago ho pala magtrabaho si San Isidro, siya muna'y nagsisimba, no? Sa isang simbahan sa Madrid. At nagdarasal. Magkatapos ng misa ay magdarasal pa ni San Isidro, kaya nalilate. Pero napag-alaman din ho nung amo na habang nagdarasal si San Isidro, meron ng isang anghel na nag-aararo ng lupa
para sa kanya. At ipinapakita ni San Isidro na kapag maayos ho yung ating buhay spiritualidad, nagiging maayos din ang mga bagay-bagay o yung mga pinagkakaabalahan natin sa buhay. If we have our spiritual self in order, our earthly commitments will fall into order also. Naalala ko tuloy yung isang advice na hindi ko makalimutan sa isang nakakatandang pare nung kami nobisyo dito sa Manawag. Sabi ho niya sa amin, "If you want your religious life to be well, work hard and pray harder. Work hard and pray harder." Siguro nga ho, ewan ko kung sumasang-ayon ho kayo, na yung taong tunay na badasalin, na yung taong buo na ipinagkakatiwala yung sarili sa Diyos, ay yung taong mas mapayapa, ang taong mas maayos ang buhay. Sa gitna ng maraming pinagkakaabalan sa buhay, sa gitna ng mga pagsubok. Kaya nga kapag lumalab na yung ating pagdarasal, mas makikita ho natin yung buhay na isang malaking pagsubok. At mapapansin din ho natin na tila lumalayo ho tayo sa grasya ng Diyos. Medyo hindi naman bago yung paalala sa atin, pero maganda na pinapaalala pa rin sa atin paminsan-minsan na magandang paalala ho sa atin na bigyan ho natin palagi ng kahalagan ang pagdarasal. Kahit minsan unanswered prayers. Lord, minsan kahit napapansin natin, Lord, bakit parang hindi mo pa rin sinasagot yung mga dasal ko? Dasal pa rin. Patuloy pa rin sa pagdarasal. Kahit na minsan siguro, unanswered prayers yung mga hinihingi natin sa ating Panginoon, sa Diyos. Bigyan ho natin palagi ng kahalaga ng pagdarasal, lalong-lalo na ho sa ating pamilya. Dasal pa more. At sa ating pagdarasal, sana ho ay maging inspirasyon at konsolasyon ho natin na ang ating Panginoon ay nakikiisa ho sa ating pagdarasal. Kung tuusin, parang bago ho, no? Napansin ho natin, bago pa ho magdasal yung kanyang mga alagad, na yung ating Panginoon na ipinagdadasal na sila. Sana maging konsolasyon ho natin yan sa ating pagdarasal. Na yung ating Panginoon nakikiisa ho sa ating mga dasal para sa ating kabutihan, para sa ating kapakanan.